Naritong tampok na kasaysayan ni Morel El Viudo, mga pighati ng kahapon, dito sa ating dulang, maginito ang kasaysayan. Hindi ko alam, Victoria, kung paano ko mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Oo, mahigit isang taon na ang nakararaan. Pero hindi ko pa rin maiwasan na manlumos at tuwing naalala kong silapit mo. Bakit kinailangan mong maranasan ng ganong klase ng kawalan ng hustisya? Bukod sa hindi ko pa rin alam kung ano na nangyari sa mga labi mo. Minsan tuloy, napapaisip ako. Bakit unfair sa akin ang Diyos? Bakit kinailangan mangyari ito sa atin? Victoria! Victoria! Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako sa iyo. Morel, nakahanda ng pinatitimpla mong kape sa akin. Oh, malungkot ka na naman. Naalala ko lang po kasi si Victoria, Nanay Nora. Napanaginipan ko siya. Umiiyak. Parang humihingi ng tulong habang nasusunog yung yating sinasakit niya. Hindi ko siya natulungan kasi may mga pating daw sa tubig. Kaya nagising po ako. Katulad ng nangyari sa amin ni Sarah, wala rin akong nagawa para iligtas si Victoria. Morel! Ang sakit, Nanay. Hindi ko po sila nagawang ipagtangkol. O iligtas. Wala kang kasalanan sa nangyari kina Sarah at Madam Victoria. Gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Victoria. Pero hindi ko alam kung paano ko yun ibibigay, Nanay Nora. Alam kong malaking kinalaman ni Miranda sa pagkamatay ng mama niya. Morel, hindi naman natutulog ang Diyos. Sino man ang may sala sa pagkamatay ni Madam Victoria, dadating din ang araw. Pagbabayaran din niya yun sa Diyos. Tara na, Morel. Pumasok ka na sa loob. Malamig na sa paligid. Baka magkasakit ka pa. Sige po, Nanay Nora. Ito na po yung resulta ng paternity DNA test ni Sir Leoncito Gomez at Sir Morel Santiago. Salamat, Doc. Tatay Leon, Morel, heto. Kayo na magbasa ng resulta. Ay, sige. Ako na. Tatay Leon, ano pong resulta? Negative. Hindi talaga tayo magkadugo. Ganun ko pa. Pero huwag kang mag-alala. Ano ba nang naging resulta para sa akin eh, ikaw pa rin ang anak ko. Ang pagiging isang ama naman, eh wala yan sa dugo. Tama. Tama si Krishna. Basta, Morel, huwag tayong malungkot dahil hindi masisira ng DNA test na ito ang samahan natin bilang mag-ama. Thank you.
balikan natin ang kasaysayan ni Morel, El Viudo, mga pighati ng kahapon, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ngayon na ang unang araw ng kampanya para sa lokal na pamahalaan. Ipakita natin ang ating suporta sa mga pambato nating sina Tatay Leon Gomez para gobernador, Katonyo Macaranas para vice-gobernador, at Kuya Almanzor Mahmud para kongresista. Yeah! Yeah! Hindi man kasing laki ng makinarya ng kabila, pero palagi niyong tatandaan na lamang pa rin tayo dahil tapat ang ating mga pambato. Handa na ba tayong lahat? Handang-handa! So, tara na mga kasama. Kain at mga mpanya. Tatay Leon Gomez po para gobernador. Para po sa pagbabago sa probinsya natin. Tatay Leon Gomez po para gobernador. Para po sa pagbabago. Tatay Leon Gomez po para gobernador. Mga kababayan, alam kong isang malaking sakripisyo ang pagtakbo natin bilang gobernador ng Alabar. Dahil bukod sa wala akong makinarya sa pagkakaroon ng malaking kampanya, alam naman nating mabibigat ang ating kalaban. Pero dahil sa uhaw tayong lahat sa pagbabago, uhaw sa malinis na pamahalaan, uhaw sa oportunidad at magandang kinabukasan, kaya nandito ako sa inyong harapan. Hindi para mangako, kundi para gawin ang matagal nang inaasam ng probinsya ng Alabar. Para sa tuloy na pagbabago, Tatay Leon Gomez mo para gobernador ng Alabar! Napakinggan niyo ba yung jingle niyo? Oo. Maganda. Nakakatuwa. Ang saya-saya nga ng mga kumakante. Ay nako, grabe. Nakakapagod pala mga mpanya. Para akong magkakarayuma kanina. Pero aminin niyo, tay, masaya ang kampanya natin. Oo, masaya. Lalo na kapag nakikita mo yung mga taong mainit ang pagtanggap sa'yo. Tatay Leon, Morel, merienda muna kayo. Tay, sa'yo po tong black coffee. Aba. Kay Morel naman tong chocolate milk tea. Ba. Eh, grabe yung pagsalubong sa akin ng mga tao kanina. Lalo na doon sa Gallego compound. Eh, sana eh, mag-reflect sa boto yung mainit na pagtanggap nila sa atin. Siya nga pala, naglabasa na naman uli yung mga surveys. 2% na lang si Tatay Leon compare sa 98 ni Ronaldo. Palitang-palitang porsyento ni Tatay Leon. Ay, naku mga anak, hayaan nyo na yung mga survey na yan. Ako naniniwala pa rin na kaya nating manalo sa eleksyon. From 2% to governor, yan ang motto natin. Tama! Huwag pa rin tayo pang hinaan ng loob. Kaya natin to! Kaya natin ito! Ito! Sa tunay na serbisyong may puso, iboto po natin Ronaldo Solomon para gobernador, Miranda de la Riva Solomon para vice-gobernador. Oh, bakit walang taong sumasalubong sa sasakyan natin? Nasabihan ba sila na darating tayo? May mga tao.
pero hindi sila lumalapit sa atin. Anong problema? Ewan ko po, Gum. Nasabihan naman namin ng barangay captain nila na darating mo tayo. May mga dala pa naman tayo mga t-shirt, payong, kalendaryo, mga relief goods. Ano ito? Ayaw nila ng mga dala natin? Gawin niyo naman ang paraan. Nakakahiya kung walang lalapit sa atin. Oh, sige, Gob. Ronaldo Solomon po para gobernador. Miranda de la Riva Solomon naman po para vice-gobernador. Mga hampas lupang to. Ta, malis na tayo dito. Buisit na Leon City. Nagkakaroon na siya ng pangalan sa bawat bayan. Kahit dayain pa natin yung mga nilalabas na surveys, hindi natin maitatanggi na nagiging mahigpit na ang laban yun ni Leon Cito Gomez. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi pwede. Bakit hindi mo na lang ipatira si Leon Cito doon sa bago nating hitman? Ayoko munang gumawa ng mga bagay na pwedeng ikasira ng mga pangalan natin. Pag pinatay natin si Leon Cito, baka lalo lang tayo mapahamak. Alam na ng mga butante na tayong nagpapatay. Oh, kung sa bagay, tama ka, Ronaldo. Pero anong gagawin natin para manalo ka? Isa na lang ang naisip kong paraan. Ang dayain si Leon Cito sa mismong araw ng bilangan ng boto. Balikan natin ang kasaysayan ni Morel, El Viudo, mga pighati ng kahapon, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ngayong gabi ang pagtatapos ng nakakapagod pero masayang kampanya. Ipagdasal natin sa Diyos na bukas na sana magbunga ang ating paghihirap. Sana manalo ang mga karapat dapat. Maraming salamat sa inyo, mga volunteers. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi magiging matagumpay ang ating kampanya. Nasa likido po kami. Tatanawin po namin malaking utang na loob sa inyo. Isa na lang ang magiging problema natin kung sakali ang mismong araw ng eleksyon. Ihanda natin ang ating mga sarili sa posibleng dayaan na gagawin ng kampo ni na Ronaldo at Miranda. Pero huwag tayo mangamba dahil nakahanda na yung mga magiging poll watchers natin. Sana tayo, manalo kayo. Kung itong nakasulat sa guhit ng aking palad, mananalo tayo kahit anong mangyari. Oh, nandito na tayo sa ating polling precinct. Ang haba ng pila. Ito na po yan, Tatay Leon. Ngayong araw na abutuan. Sana manalo kayo. Magtiwala lang tayo sa Diyos, anak. Tatay Leon, pangangako kami, boboto namin kayo. Oh, boboto namin kayo, Tatay Leon. Maraming salamat po sa inyo. Tay, kayo na pong susunod na papasok sa loob. Sige, anak. Papasok na ako sa loob para bumoto. Diyos ko. Kayo na pong bahala kay Tatay Leon. Alam niyo po kung anong mas makabubuti sa amin. Ito na, Tatay Leon. Morel, i-announce na ang mga panalo sa eleksyon. The Provincial Board of Canvassers will now announce
the results of provincial elections. For Congressman Almanzor Mahmood, 227,389 votes. Earl Santi Sumaculob, 210,981 votes. Tay, panalo si Almanzor. Panalo. Close fight sila dalawa. Pero panalo pa rin ang pambato natin. For Vice Governor, Miranda de la Riva Solomon, 301,276 votes. Antonio Macaranas, 129,657 votes. Panalo si Miranda Morel. Oo nga. And for the position of governor, Leoncito Gomez, 357,984 votes. Ronaldo Solomon, 81,997 votes! Oh my God! Tatay Leon, panalo kayo! Tatay Leon! Kaya rin ang susunod na gobernador sa pampisya ng Alamor! Atone, totoo ba ito? Panalo na ba talaga ako? Oh, Tatay Leon, panalo kayo! Congratulations! Disko, maraming po salamat. Panahon na talaga para sa pagbabago ng probinsya ng Alamar. Walang iya! Walang iya! Lakas ng loob niyong kalabarin ako. Humanda kayo sa akin. Pagbabayaran niyo itong ginawa niyo sa akin. Ronaldo! Ano bang nangyayari sa'yo? Pinabasag mo yung mga mamahaling vase at figurines natin. Hindi ko matanggap na tinalo ko ni Leoncito na isang hamak na ampas lupa. At ang masakit pa, nanalo siya sa akin via landslide. Miranda, ako dapat nananalo. Ako dapat ang uupo sa trono mo. Ako dapat ang gobernador. Ako dapat ang hari ng Alamar. Wala na tayong magagawa. Idineklara ng panalo si Leoncito. Pero hindi pa naman tayo talo. Kasi nanalo naman ako bilang vice gobernador. Hindi ako papayag na matalo tayo. Sisiguruhin kong hindi makakaupo si Leoncito bilang gobernador ng probinsya ito. Kung ganun, ano ang plano mo laban sa lalaking yon? Ano kayang binabalak ni Ronaldo laban sa kapapanalong gobernador ng Alamar na si Leoncito? Magiging pagsubok ba ito sa buhay ni Morel? Mga nagsiganap, Chikit Amor bilang Batang Morel, Rosana Villegas, Leonel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, James Quaton, at Bobby Cruz sa mahalagang papel ni Morel. Sound effects Jerry Mucha, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Director Boboy Salonga, Production Assistant Anching Cruz. Ito ay mula sa madamdaming panulat ni Krishna Senga at sa direksyon ni Salvador M. Royales. El Viudo, mga pighati ng kahapon. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.